is Jen here. Happy Thursday! So in this video ay pag-uusapan natin yung requirements kung ikaw ay nagbabalak na magpakasal dito sa Japan with your foreign national or Pinoy partner. Ito yung mga requirements na kakailanganin dito sa Japan. So ang pagpapakasal dito ay mabilis lang. Pupunta lang kayo ng City Hall, tapos magpirmahan kayo. Ayun, tapos na. Pero, ano nga ba yung kakailanganin ng City Hall, which is isa lang naman, yung certificate na LCCM, so meaning legal capacity to contract married. So ini-issue siya sa Filipinos who are residing in Japan who wish to get married with a foreign national. So saan ba yun makukuha yung LCCM? So, mag-a-apply ng LCCM sa Philippine Embassy or Consulate. So, kung nasa Osaka ba kayo, sa Nagoya, or sa Tokyo, doon kayo kukuha ng LCCM. Tapos, pag nakuha niyo yung LCCM, i-translate niyo siya into Japanese. Kung makatranslate naman ng Japanese, mas maganda bago kayo pumunta ng City Hall. But, bago kayo pumunta ng City Hall, alamin niyo din muna kung ano yung mga requirements sa City Hall kasi minsan magkakaiba kasi yung city. Bibigyan kayo ng form na form sa pang, sa details nyo. Bigyan kayo ng form para dun susulatan nyo yun together with the LCCM pag gusto nyo nang magpakasal doon. So, tumawag muna kayo or bumisita muna kayo doon sa City Hall nyo para mabigyan kayo at ano naman yung mga kailangan nila. Basta sa Philippine Embassy, yun lang LCCM yung kailangan nila. And then, ano yung mga requirements para makakuha ng LCCM? Doon na yung papasok yung mga Filipino, yung mga Philippine documents natin. Doon na yung papasok ng mga, yung mga requirements. Ito na mga requirements na to, ipapasa siya sa consulate para mabigyan ka ng LCCM. So, isa-isahin ko. Una, duly accomplished application form, yung application form ng LCCM. So, madadownload siya sa website ng Philippine Embassy. Bisita lang kayo sa website. And then, pangalawa is valid passport, original and photocopy. Pangatlo is residence card or visa in Japan. Residence card is enough. Original and photocopy. And then, birth certificate, if authenticated. Original and birth, original and photocopy. Senomar, original and photocopy, if authenticated. And then, kung ikaw ay 18 to 25 years old na gustong magpakasal, kailangan mo ng 3 passport size photos. And then, kung ikaw ay 18 to 20, kailangan mo ng affidavit of parental consent. Kung ikaw naman ay 21 to 25 years old, affidavit of parental advice. So, yung mga affidavit na yon, madadownload siya sa website nila. So, click nyo lang, download nyo lang, and then pwede nyo isend sa Pinas. Kung nandun yung parents nyo sa Pinas, isend nyo and then papirmahan nyo. And then, kung andun doon sa Pinas, kailangan ipanotary nyo bago nyo ipasend back dito. So, pag nasa Pinas, ipanotary and sign ng parents nyo. Pag dito naman sa Japan, executed the affidavit of the Philippine Embassy. And then, pag this is na yung parents, the certificate. So, yun lang. Yun lang. Tapos, ipapasa sa Philippine Embassy. And then, bibigyan ka na ng LCCM. So, yung LCCM lang yung dadalhin mo sa City Hall. So, ayun lang. Tapos, kasal na kayo. Pirma na kayo. Kasi ang kasal dito sa Japan, sa City Hall, and then pirma lang kayo, okay na. Tapos, nasa sa inyo kung gusto niyo ng ceremony or kung hindi na. Kung hindi naman required, kung hindi na, okay lang din. Kung gusto niyo ng ceremony, ayun, sa inyo din yun. Sa inyo na yun, maghahanap kayo. Labas na yung City Hall doon. So, kayo na ang maghahanap saan nyo gagawin yung ceremony nyo. So, sa amin, yung sa amin, sa City Hall kami nagpirmahan. Tapos, after a week, nag-ano kami ng ceremony naman. So, sa Kobe kami kinasal. Yung ceremony namin sa Kobe. And then, nagkasal sa amin is yung American pastor. Pero hindi naman required na mag-ano ng ceremony kasi baka may gusto mo sa Pinas para kasama yung family. Pwede naman yun. Pero yun lang yung importante. Punta lang kasi City Hall, tapos pirmahan, tapos yun, kasal na. So, yun lang siya. So, ulitin ko, duly accomplished form, application form, valid passport, residence card, birth certificate, Senomar,
3 passport size if you are 18 to 25 years old, and then 18 to 20 years old affidavit of parental consent, 20 to 25 years old affidavit of parental advice. So, yun lang. Yun yun sa mga single. I mean, single na hindi pa divorce, kasi iba kasi yung pag sa divorce, may nadaragdag din sa annulled, may nadaragdag din. So, yun lang. At saka, bago kayo pumunta ng City Hall, make sure na kompleto yung requirements nyo. So, bisitahin nyo yung website ng Philippine Embassy. Nandun din lahat para kompleto, para hindi walang kulang. Kasi ang hirap mag-appointment kaya puno-puno pa, no? So, ayan, bisitahin nyo yung website para sure kayo na kompleto yung yung requirements nyo. So, ayan lang. So, comment kayo kung may mga question kayo, pag alam ko, sasagutin ko naman. So, ayan, yun lang sa video ito, and see you in my next vlog. Bye!